family. As the church, we are designed to bring hope, give love, and to spread the good news in every situation. Now is the perfect time to use the platform of social media to influence, encourage, and help people find their way back to God. For more updates and more of God's experience, visit and follow us on our official social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter. And also subscribe to our official YouTube channel. Join us in our quarantine training every Wednesday at 8 p.m. for us to be trained and equipped and to learn on how to be a productive child of God in the midst of this crisis. Be a part of Saving Lives, Saving Homes every Friday at 8 p.m. and let us lend a helping hand and help with a compassionate heart by reaching their homes and sharing the gospel. And also take part in developing a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. Lead our kids to tune in to J12 Worshippers live streaming every Sunday at 10 a.m. Let us all celebrate and worship the Lord together every Sunday at 4 p.m. via live streaming on Raining Light Church International Facebook page. Stay connected to your cell groups and to your respective cell leaders for strategies and announcements of schedules of live class, school of leaders, and other upcoming events. Continue to engage in Jesus' mission, continue to do the vision, serve our purpose, and achieve our goal. Let us all fight this battle together. We're gonna make it.
maging close kami. Dahil patuloy kami, Panginoon, na na-encourage every time na nakakarinig kami ng bawat salita na nagmumula sa iyo. Lord, this our strength, kaya kami nagpapatuloy. Ito lamang, Panginoon, yung foundation namin, kaya kami nananatili. Thank you, Lord, for everything. Thank you sa lahat ng pinaparanas na mo sa amin, even maganda man or pangit. But at this Lord, natututo kami sa bawat sitwasyon na ito. Thank you, God, for everything. We lift up everything to you. In Jesus' name, amen. Hi, good evening to everyone. Greetings in the name of the Lord. And narito ulit tayo at excited ako ngayong gabing ito na makasama po kayo. Binabati ko po yung lahat ng mga nasa kanilang tahanan ngayon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, at nag-i-enjoy na kasama ang kanilang pamilya. So ngayong gabing ito ay binabati ko po kayo ng magandang gabi at ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyo, lalo po kayong mabuhay sa pag-ibig, mabuhay sa pagkaunawa ninyo sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. At gusto ko rin pong batiin yung mga first time na nakasama po namin ngayon, na-invite o kaya ay napabisita dito po sa ating page. So magandang gabi din po sa inyo and nandito po kami para tulungan po ang bawat isa sa atin na maka-cope up sa mga bagay na nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, tayo po almost going to 3 months na nasa lockdown at iba't iba lang pong term ang ginagamit sa atin pero quarantine pa rin po ang pinahahatid dito sa atin. So, ibig sabihin, meron pa rin pong pag-iingat yan sa parte ng bawat isang Pilipino o bawat isang tao na nandito sa ating bansang Pilipinas. So we need to take care and keep safe sa mga bagay na ginagawa po dapat ng bawat isa sa atin. So i-enjoy po natin yung presence ng Lord at i-enjoy po natin yung pong ating panonood at pakikinig po ngayong gabing ito. So wag po kayong mahiya na mag-comment o kaya po ay mag-like o kaya maglagay po ng heart doon po sa ating kapag ka po meron po kayong na receive na message na mula sa Panginoon sa revelation niya sa atin ngayong gabing ito. So sa mga sandaling ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang ano ba talaga yung purpose ng church? Bakit ba talaga merong church? So ang church po ngayon ay hindi na po siya nagko-congregate. Ang church po ngayon ay yung kagaya ng ginagawa natin. Kaya po pwede po ba na i-welcome natin ang bawat isa sa atin dito sa ating page? Pwede po ba sabihin nyo sa kanila, welcome. So i-mention nyo po yung kanilang pangalan, kung sino po yung nakita ninyo na nag-view dito po sa ating page, i-welcome nyo po sila. So be free to get connected and be free to be a part ng ganito pong ginagawa po natin. So, ang pagpapala po ng Panginoon ang sumaating lahat at patuloy po nating i-enjoy yung pong salita ng Diyos, yung relasyon natin sa pamilya natin at yung buhay na pahiram ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, lagi po ninyong i-enjoy yung buhay. Maikli lang po ito, kaya dapat nating i-enjoy. So, sa mga ganitong pagkakataon ay maganda po na meron tayong pamantayan kung paano tayo nabubuhay at malinaw sa atin kung ano yung mga bagay na ginagawa po natin. Kaya bilang church, no, mahalaga po sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Hindi po nababago yung pong ating mission. No, hindi po nababago yung mission natin. Pero yung pong ating platform na bago po ngayon. So, nabawasan po ngayon yung physical contact.
na bawasan din po yung meeting together na physically, pero ang naging active po ngayon ay ang social media. So, this evening, I just want to share the church must be awake. The church must be awake. Na dapat alerto tayo, alam natin kung ano yung gagawin natin. So, yun po yung ating pag-uusapan po ngayon. And everyone who receives the Lord, everyone who accepted Jesus as their Lord and Savior, they are a part of the church. So, as a part of the church, they belong to the kingdom because Jesus is the King. So, as a church, you are a part of it, meron po tayong gagawin. And why we need to do this? Because this is the purpose, this is the intention of God to each and every one of us. So, it is the final word of Jesus before He goes to heaven. And it is the Great Commission. And the Great Commission is summarized in winning soul and making disciple. Why we need to win souls? Why we need to make disciples? So, winning soul, or rather winning people, is to disciple our nation. So, the church must be awake. And so, the church must be aware. I just want to share this verse in Isaiah chapter 52, verse 1. In King James Version. Awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on the beautiful garment, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. So it is a wonderful word of God to the Israelite people. God talks to His children. They need to be awake. And it mentions two times. Awake, awake. It gives emphasis. Lahat po ng bagay na ginigising, yun po yung mga tulog. No? The night is over. So we need to be awake because the night is over. So the night symbolizes the darkness. So we need to get ready and we need to do something because it is another day. So it is another opportunity. It is another day for us to work. It is a new beginning, should I say. So kaya maganda po na meron tayong naiintindihan sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. And our main concern is not just us as an individual, it is not just our family, but most especially, it is our nation. So, the church business is for nation. And it is not just for nation, it is for the world. Because it is great commission. So, kaya po sa buhay ng bawat isa sa atin, kung papaanong ginigising ng Panginoon ang kanyang bansang Israel and then mag-ayos, magbihes, ang ibig sabihin niyan, gumayak. We need to get ready. We need to be ready in order for us to do things of God. So, we need to be awake to win people and to disciple our nation. So, even though we are locked down, even though we are in quarantine, the mission is still the same. So, ang nabago lang po sa atin yung platform natin, yung avenue natin. Ang avenue po natin o yung platform natin, it is the social media. So, pansinin nyo po lahat ngayon, ang mga tao mostly nakapag-cope up na po sila and then yung pong business mostly naandoon na po sa social media. So, naandoon na po yung selling, naandoon na po yung transaction, naandoon na po yung money transferring, naandoon na po lahat sa social media ngayon. And this opportune time is given us the chance na maging involved po tayo sa social media natin. So, should I say why we need to be awake? Because this is now the perfect time. So, pakilagay nyo nga po dyan, hashtag perfect time. No, pakitype nyo po dyan, hashtag perfect time.
So, ang time po, yan po ay hindi para sa Diyos. Ang time po, yan po ay para sa atin. So, we need to cope up doon sa bagay na binigay sa atin ng Panginoon because it is now perfect. Now, it is the perfect time for us to do things for God. So, that's why we need to be awake. So, this pandemic issues around the world is awakening God's people. We need to do things for His glory. In Romans chapter 13, verse 12, no, because this is the perfect time, the night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So, ipinakikita sa atin ng Romans chapter 12, verse 13, the night is far spent. So, ang gabi tapos na, ang kadiliman tapos na, at yung kaliwanagan magsisimula na. So, that's why this is the perfect time. So, kapag ka nagliliwanag na, it is the time. The daytime is the time for work. But the nighttime is the day, or it is the time to rest. So, but on this particular verse, it stated, the night is far spent. So, ibig sabihin, tapos na ang kadiliman. At ang kaliwanagan ngayon naghahari na. So, that's why this is the perfect time. Sa mga anak po ng Diyos na tumanggap sa Kanya, sa mga tao po na naniniwala sa Diyos, sa mga tao po nagbabasa ng Bible, mahalaga po na nakikita natin po itong oras na ito. Na we need to do something for God's greater glory because this is the perfect time. So when we talk about the perfect time, hindi na natin pwedeng ibalik ang panahon na ito. So this perfect time, do not just use it. Do not just waste it. But we need to use it for God's, or rather invest it for God's greater glory. So hindi mo lang siya gagamitin, hindi mo lang siya sasayangin, kundi iyo po siyang i-invest. So this is the perfect time. We need to work for this present time. Because this present time is preparing for our next future. And our next future is the next normal. Kaya po yung perfect time na ito, mahalaga po na nagagawa na natin ngayon yung mga bagay na preparasyon. At patungkol po ito, hindi lang sa paano tayo kikita ng pera, paano tayo magtatrabaho, hindi tayo naglilibang. God's people, we need to expand God's kingdom. In this perfect time, it is the perfect time. God has given us much time for us to do His business. So, marami pong mga tao na masyado po silang hindi makakope up sa ganitong sitwasyon, kaya po, ang kanila pong ginagawa, naglilibang na lang. So, ang mga taong naglilibang, nag-aaksaya ng oras. Yung iba naman po ay minamaximize nila yung time. Ginagamit nila yung time. Saan? Sa mga produktibong bagay. No, kagaya ng iba, nag-o-online selling. Yung iba, ginagamit sa social media, giving information. Or sometimes yung iba, ginagamit ang social media sa pagre-relax lang. O sa pag-tanggal lang ng kanilang boredom. So, mahalaga po na ang ating oras ini-invest. Because the perfect time, we need to invest. Not just use it, not just waste it, but we need to invest it. We are preparing for the next normal. So, we need to invest that. And it must be the context of God's kingdom. It is not just for the sake of business. It is not just for the sake of the things of this world, but it is the expansion of God's kingdom. So the perfect time is now. So when we talk about the perfect time, it is a daytime. So we need to work. And if you want to work, you need to be awake. So that's why
God is telling us, awake, awake. So, wala nang tulugan. Wala nang pahingahan. Trabahuhan. So, kailangan sa pag-work natin right now, in this perfect time, we are building something for the next normal. So, do not be left behind about this thing. So, this is perfect time. And this is also passion to grow in the faith. So, perfect time for us to work and perfect time for us to have passion to grow in the faith. Mahalaga po na nagkakaroon po tayo ng ano, nagkakaroon po tayo ng paglago sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. So, yan po yung bagay na dapat makita natin. Quietness, stillness. Ang mga tao po hindi po siya naging busy. O, meron po tayong mga bagay na gagawin. Dapat ang ating pong main concern dito is development of our faith. So, we need to grow our faith. So we need to have passion to grow our faith. You are greater than before. You are greater than the former. So your passion is to grow your faith. It is not just to maintain, but it must grow. So yun po yung bagay na dapat magkaroon tayo nito, because this is the perfect time. Lockdown is the perfect time. And you need to have a passion to grow in the faith. So, dapat mas lalong lumilinaw sa atin yung pangitain ng Panginoon. So, it is not our own business, but it is the business of God. So, clear vision is very important. If your faith is growing, your vision become clearer. So, clearer vision comes from the growth of your faith. Growing faith. So, kaya po sa buhay natin, maganda po ito. Nakikita natin ito. Vision is for conquest. And our vision is we are looking at the future as greater than yesterday. So, you need to have that kind of vision. You need to have that kind of conquest in your life. So, maganda na meron tayong ganong nakikita. Kaya po, merong ginawa ang Panginoon na pandemic na ganito. Number one, pinagpahinga niya ang mundo. No one can stop him. Ang mundo po nagpahinga. Ang tubig, ang dagat, ang himpapawid, lahat nagpahinga. Pati ang hangin nagpahinga sa pollution. So, yun yung bagay na ginawa ng Diyos. Pinagpahinga niya ang sanlibutan. Pinagpahinga niya yung earth. At pinagpahinga din niya ang sangkatauhan. Yun yung pangalawang bagay. So, kaya tayo pinagpahinga ay para muling ibalik ang lakas. Kaya tayo nagpapahinga hindi dahilan sa pagod tayo. Kaya tayo nagpapahinga kasi muli nating i-regain yung ating strength for us to become more effective than yesterday. Kaya po na merong night is for us to rest. But resting is enough. You must have the passion to grow your faith. So, maganda yan na meron tayong ganong mentality. No? Nakukuha natin itong mga bagay na ito. Yung bang, kailangan kong lumago. In my personal relationship with God, I need to grow. So, your passion must be like that because this is the perfect time. You need to cope up for the time. Huwag po tayong maiiwanan. No, dapat po naghahanda tayo para sa paparating. At ang nakikita natin, ang susunod na mangyayari ay isang bagay na magandang Pilipinas. Isang magandang sandaigdigan. Mas magiging maka-Diyos. So if you are looking on that kind of vision, we need to do something today. We are preparing for our nation to become a transformed nation. Kaya po natutuwa po ako sa nangyayari po ngayon kasi dyan po natin makikita talaga kung sino talaga yung merong passion for God and compassion for people. Sa mga gustong ipagawa sa ng Panginoon. So, kaya sa buhay natin, maganda na yung pong
passion na ito hindi mawala. Hindi tayo nagpapahinga. Hindi tayo sumusunod lang sa batas. Pinapalakas natin yung pananampalataya natin. Kasi gagawa tayo ng mas magiging epektibo tayo para sa future, para sa kingdom ni Lord. So our nation will become a godly nation. Our family will become a godly family. Ako mismo sa sarili ko, mas magiging godly ako personally. So that's the passion to grow in the faith. You are looking forward towards God's vision. And God's vision is all about transformation. So, yan yung bagay na hindi natin dapat pag-aksayahan sa panahong kagaya nito. So, this is the perfect time for us to have passion to grow in our faith. So, we are not stuck up. We are not paralyzed. We are not disabled. We are able. And we need to have that kind of movement in our lives. So, sabi ng verse sa Matthew chapter 25 verse 1, "Then shall the kingdom of heaven is likened unto the virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept." So itong mga taong ito, hindi sila naghanda. Remember the story of the 10 virgins? Yung pong ilang mga kadalagahan, hindi sila nag-prepared, pero itong ilan nag-prepared. So we need to be prepared. So be eager in the spiritual realm. So dapat nandun tayo, na, you are so eager in your faith. Meron tayong power of anticipation. And then meron tayong power of preparation. Power of preparation and power of anticipation is very important. Why? We develop the spirit of conquest. I will overcome. I will overcome. I am victorious. So kaya talagang mahalaga na meron tayong passion sa mga bagay na paglago sa pananampalataya. And your passion to grow in the faith leads us to power to witness. If our faith is growing, our testimony is brightened. So kapag ka po ang iyong pananampalataya ay tumitibay, lumalago, ang iyong testimonya gumaganda. So it is the power to witness. So it is the work of God in us. So ang kilos ng Diyos sa buhay natin ay halata. May power. Yan po yung meron tayo dapat na nakikita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ho, this is our time to grow in the faith. So this is the perfect time and it is all about the power to witness. So, kapag nangyayari itong alignment na ito, nangyayari ito sa bawat isa sa atin, so the church is awake. Every individual is awake. Every family is awake. So, we need to have a good testimony. We need to witness. And witnessing is not just proclamation of the gospel, of the good news. This is not just proclamation of the gospel. This is not just proclamation of the good news. But the most important thing is the demonstration. So the power to witness, the demonstration of God's word in us. Tingnan niyo po yung sinabi ng Acts chapter 1 verse 8. So this power to witness, it is not our work, but it is the work of the third person of God. It is the work of the Holy Spirit. So in Acts chapter 1 verse 8 says, "But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Ye shall be witness unto both Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the utmost part of the earth." So it is the power of God through the Holy Spirit that works in us. So the power to witness is very important because you are aiming yourself. You are aiming
to grow in the faith. So the power of the Holy Spirit is manifested in us. So this is the power to witness. Kaya po ang mundong ito nasa madilim na kalagayan, kailangan po nila ngayon ng kaliwanagan. At ang liwanag na ito, mga kasama, yes, na andito tayo sa ganitong sitwasyon, naka-lockdown tayo, nasa mga tahanan tayo, limitado lang yung galaw natin, pero yung perspective natin, yung way of thinking natin, yung faith natin, we are unstoppable. Because the power of God is really manifested in us. So, pag sinabing na andoon tayo sa ganong kapangyarihan, punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng buhay, at punong-puno ka ng tagumpay. Kaya ho, ang mga tao ngayon, na tinitingnan nila papaano ka mag-isip. Tinitingnan nila papaano ka mag-react. Tinitingnan nila papaano ka namumuhay sa panahong kagaya nito. So we need to live a life na distinctive. We are not ordinary. We are extraordinary because the power of God is upon us. So this power to witness is the one kung saan si Lord mismo ang nag-i-empower sa atin. So it is the gift of the Spirit. It is the gift of the Spirit. It is the work, it is the gift of the Spirit in us. And also, it is the fruit of the Spirit in us. So nagmamanifest po itong power to witness. So it is the work of the Spirit in us. So the gifts and the fruits, magmamanifest po yan. The fruit of the Holy Spirit is all about character. But the fruit, the gift of the Holy Spirit is all about service, but the fruit of the Holy Spirit is all about character. Ulitin ko po, the fruit of the Spirit is all about more of character, but the gifts of the Spirit is more of service. So talagang yung bless, care, serve, show kindness, mas mai-intensify po natin ng mga bagay nito. Bakit? Meron tayong power to witness. And remember this, this is not just the power to witness, but price to pay. No, price to pay. Yung bang bagay na handa mong ibigay, handa mong ibigay kapalit ng mga bagay na makukuha mo, that is the price to pay. Mahalaga po na meron tayong ganito. Alam nyo, ang pagiging anak ni Lord, ang pagiging maka-Diyos, yan po ay isang desisyon ng taong nagmamahal. Mahalaga po na meron tayong ganong mentality. Kaya sa bawat isa po na nanonood ngayon, nakikinig po ngayon, tandaan po natin mga kasama, we need to be awake. Now, we need to be awake because this is the perfect time. We need to be awake. This is a perfect time. We need to have passion to grow our faith. And it is not just enough to grow our faith. We have the power to witness. And we have the price to pay. So in Isaiah chapter 52 verse 3 says, merong binanggit dito na nang sabi ng verse 4, thus said the Lord, you have sold yourselves for naught, and ye shall not be redeemed without money. So protect our relationship with God. Our family and everything that God entrusted us, we need to be responsible. So we have the responsibility to share God's love and salvation to the world. So it is not all about the things of the world or money, but it is the love of God that we need to pay. So yung pag-ibig po na mula sa Panginoon, mahalaga po yun na maibigay po ng bawat isa sa atin. So this is the perfect time. And we need to have passion to grow in the faith. Why? We need to be awake because we are the church. So sa mga ganitong sitwasyon po na nagmamanifest talaga yung kilos ng Lord, mahalaga po ito na maintindihan natin na tayo mismo yon. No, tayo mismo yon. Gagawa tayo ng mga ganitong bagay. Kaya ho, ang aking paalala sa bawat isa sa atin na nasa tahanan ngayon, hindi po tayo nagpapahinga. Hindi lang po tayo basta sumusunod sa batas kasi bawal lumabas.
Hindi lang po tayo sumusunod dyan. Kaya po natin ginagawa ito, meron tayong pinaghahandaan. At ang pinaghahandaan natin, magandang Pilipinas. So we need to prepare ourselves today because this pandemic time is the perfect time for us to be prepared, no? For us to grow our faith, for us to witness, and for us to pay the price. At ang kabayaran niyan, mga kasama, hindi pera, kundi yung iyong sarili na ibibigay natin sa Panginoon. So we have the responsibility to share God's love and salvation to the world because you have received it from the Lord. So ministry fails because of comfort. Sometimes yun yung hinahabol natin, yung mga bagay na madali, yung mga bagay na mabilis, pero hindi yung mga bagay na gusto ng Panginoon. So kaya tatandaan natin mabuti na merong kaaway ang mga taong gumagawa ng gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Even in the book of Acts, meron ito patungkol doon sa kay Bar Jesus. So there is an enemy of the ministry. So the enemy of the ministry is stated on these particular verses in Acts chapter 13, starting from verse 9 to the following. Then Saul, also called Paul, filled with the Holy Spirit, stared straight at the sorcerers and said, "You son of devil, full of deceit and all proud, enemy of all righteousness, won't you ever stop perverting the straight path of the Lord? Now, look, the Lord's hand is up against you. You are going to be blind and will not see the sun for a time." Suddenly, a mist and darkness fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul, seeing what happened, believed and was astonished and teaching about the Lord. May kaaway talaga ang ministeryong ginagawa ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Sino-sino itong mga bagay nito? In-state dito, it is son of the devil, full of deceit, and proud, the enemy of righteousness. So we need to do things with a price. Meron talagang kalaban at meron kang gagawin patungkol sa Panginoon. Kaya po ang aking challenge sa mga gustong sumunod sa Panginoon, you need to give fully your life to Jesus. So you need to have a life of surrender. Not just commitment, but surrendered life. Sa mga bagay na ito, kailangan talaga na ang buhay natin nakasuko sa Panginoon. Ia-advance natin yung kaharian ng Diyos, merong kalaban. At ang kalaban, yung katuwiran. Ang kalaban, yung kayabangan. Ang kalaban, yung kadayaan at yung kasamaan. Yan yung mga bagay na sa mundong ito ay masyado nating nakikita pero nagwawalang kibu tayo. So as a church, we need to battle these things. Kailangang malabanan natin ang mga bagay na ito. Your life has a purpose. The challenge is this. Are you willing to walk an extra mile? It is for yourself, it is for your family, and also it is for your ministry, and it is for our nation. Kaya ikaw lang talaga makakapag-desisyon ng mga bagay nito, and it is very personal. But always remember, you are a part of His army. You are a part of His embassy here on earth. So, napakalaking bagay ang gagampanan ng bawat isa sa atin. Ang iyong pag-oo at ang iyong pagsunod sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, napaka-crucial. Kaya, tanggapin mo ang mga bagay na ito, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo, para sa generation natin, para sa bansang Pilipinas, at para sa buong sandaigdigan. Ganon kalaki yung part na gagampanan natin. Kaya part ka ng church, hindi ito ordinaryo. It is an extraordinary work na merong gagawin na paghahanda para sa susunod na henerasyon. Kapag hindi tayo gumawa ngayon, ang magsasuffer yung next generation. Kaya ang aking hinihiling sa bawat isa sa atin, let's work as one. Let's work as a team.
for God's greater glory, gawin natin ang mga bagay nito. At hindi madali, pero hindi rin imposible. Sapagkat may kasama tayo, unang-una ang presensya ng Panginoon, pangalawa yung kanyang salita, at ang pangatlo yung ating spiritual family. So we need to work as one for God's greater glory. And we will conquer the world for Jesus. So the church must be awake. We need to do the things that God wants us to do. So sa mga sandaling ito, pwede ho ba na manalangin tayo, makita natin na meron pala akong gagawin, ito na pala yung perfect time, dapat lumago ako sa aking pananampalataya at meron akong kapangyarihan para yung aking testimony, yung bagay na ginagawa ko, may malaking impact pala ito sa ibang tao. At yung kabayaran ng lahat ng ito ay merong malaking paghahanda para sa mga bagay na darating sa hinaharap. So, meron kang gagawin. Tinawag tayo ng Panginoon para merong gawin. At yun yung aming gustong tulungan kayo na magawa natin ang mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. It is not just religious activities or programs, but it is all about the business of the kingdom. And it is winning souls and making disciples. Because winning people is to disciple our nation. Kaya pwede ba na hingin natin ang gabay ng Panginoon, manalangin po tayo, hayaan nating pangunahan niya tayo para po sa gagawin natin. So ang gagawin natin ay nasa future at pwede tayong mag-start ngayon. Yung gagawin mo hindi nakadepende kung ano ka noon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na magamit ng Diyos. Kung dati tayo yung mga kumukontra sa katotohanan, sa katuwiran, pero ngayon, tayo na ngayon yung mag-a-advance ang kanyang kingdom. So welcome ang bawat isa sa atin na maging bahagi nitong gawain na ito. Huwag mong titingnan ang iyong sarili doon sa kung sino ka nung nakaraan. Ang titingnan mo dito kung ano ka doon sa hinaharap. At yung kasalukuyan ay iyong paghahanda para sa magiging ikaw, para sa iyong magiging kinabukasan sa hinaharap. Kaya po, pwede po ba tayong manalangin ngayon? Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa atin at gisingin niya yung mga bagay na tulog sa buhay po natin. Especially our passion sa mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon. Hindi na tayo dapat tulog, dapat gising tayo. So manalangin po tayo. Lord God and Heavenly Father, thank you so much sa time na ito, sa privilege, Lord, na ma-strengthen namin, Lord, ang mga bagay na army mo, Panginoon. Kami mismo, magawa namin kung ano yung kalooban mo. Thank you, Father. Bless each and every one of us. At sa mga nanonood ngayon, Lord, kayo po ang gumabay at pumatnubay sa kanila. Makapagministeryo, Panginoon, ang iyong salita at magawa nila ang iyong kalooban. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa mga sandaling ito, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang puwersa dito sa sanlibutan ito. Maging part po tayo ng church. Kung ikaw po hindi pa part ng church, magkaroon ka po ng, kung gusto mo magkaroon ka ng bahagi, you need to make a decision. At ikaw lang ang makagagawa nito na hindi ito pilitan, hindi rin ito kailangan doktrinahan ka. Ang kailangan dito yung iyong kalooban na simula ngayon, gusto mong makasunod sa Panginoon. So, yan po yung bahagi namin para makatulong po sa ibang mga tao na magawa po ninyo kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. And we are more than willing to help you. So, sa mga nanonood po ngayon, gusto nyo tanggapin ang Panginoon natin at maging bahagi ng kanyang church. So, magkaroon po kayo ng personal na decision sa kanya. Sumunod po tayo sa kanyang salita at gawin ang kanyang kalooban. So, kung ito po personal mong gagawin at ikaw po ay first time ngayon na nakasama dito, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong matakot sapagkat nandito lang po kami para tulungan po kayo. Para tanggapin po natin ang Panginoon sa buhay po natin at handa tayong sumunod sa Panginoon. Kung ikaw po may desisyon na ganun sa sarili mo, tanggapin mo lang po si Kristo at patuloy po kayong magpatulong sa pagsunod natin, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Pwede po ba na sa isang saglit, sa sandaling panahon, manalangin po tayo ng panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap. Lagi ko pong ginagawa mga bagay nito kasi
Naniniwala po ako na sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, meron pong isang tao na magdidesisyon para sumunod sa Panginoon. So ito pong pagkakataon ito, mali mo, ikaw ito, kinakausap ka, at ito yung pagkakataon mo. This is your perfect time. This is your moment na magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon at magsimula ka ng bagong buhay sa Panginoon. So, kung ikaw ngayon, itong taong ito, sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan, patawarin mo ako, at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagpapatawad at salamat po sa iyong pagtanggap. Ako po ngayon ay anak mo at ako po ay handang sumunod kung anong gusto mong ipagawa sa akin. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw itong nanalangin na ito, congratulations sa iyo sapagkat ang desisyon mong yan ay pwede mong panghawakan. Ito'y katibayan na ngayong oras na ito, ngayong petsang ito, tinanggap mo ang Panginoon at pwede ka nang sumunod sa Kanya. So pagpalain ka ng Panginoon at maging pagpapala ang iyong buhay sa iyong pamilya, maging pagpapala ang iyong buhay sa iyong mga kaibigan at sa mga tao na nakakakilala sa iyo. At gusto kong sabihin sa iyo ngayon ng iyong buhay pagpapala sa bansang Pilipinas. Because your life will never be the same again. So sa mga patuloy po na sumusuporta sa atin pong ginagawang ito, thank you so much po sa pagtulong ninyo, sa anumang klaseng pagtulong, financial, moral, spiritual. Gusto po namin kayong pasalamatan. At sa mga nagnanais pa pong tumulong, may mga paraan po na nagpa-plus sa ating screen kung paano po kayo makakatulong at welcome po ang bawat isa sa atin. So ako po si Pastor Lito Peren ang nagsasabi po sa inyo sa pandemic na ito, sa pinagdadaanan natin ito, no one is left behind. And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.